gwapong halimbawang dapat tularan ng nakapagpintan namin naging bitiba sa amin para ang kung namin ay akuin. Pagin napatin po sa mga pagdiliwang ay aming pagdilip ang kanyang mulirang pagkamatibigin at ang pakikintalo sa pagkabuhay niyang manunin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo pagpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng propeta Isaiah. Ang mapapalad ng Panginoon ang magturo sa akin na sasabihin ko para tulungan ang nangyayari. Tumira nga ay kanyang buhay sa akin. Nagalabig akong malaman kung ano ang nangyayari. Uy, hindi ah. Pinigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako nagtatisip ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutok. Nagbubugin nila ako. Hindi ako bumibog. Nangako'y kanila ang tumutok. Pinabayaan ko sila ang bulokin ang bumukot banbas. Gayun din, nandormal nila ako sa mukha. Ang mga pagkakang ginawa ni Dari, di ko pinapalitin. Pagkat, ang makapangyayang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hadya ko magbibig ng sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko hindi papapaliya. Ang sasita na Diyos, sa mga bubong na sa aking umalitin para ako nangisita yung aking mababangin. Mga kamay ko at paay butas sa bakong matigit ang buto na tapuman ko at magigitan sa matigit. Hati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang inuban na pinitan naan sa sapagat. Huwag wakong kundahin, huwag kalitan, Panginoon. Kung aking kagatalitan, pilisan mo ang pagtulong.
ang lahat ng ginawa mo'y hinahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapuluan, pumulihin kitang ganap. Pulihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang lingkod. Sila'y inyong kapilain, kayong hangman ni ako. Ito umayang sa Israel, ay tumakba at maglingkod. Ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Inaumagahan, nagpulong-aral ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang umuubo ng salitinig. Ipinagapos nila si Jesus at inila kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya si Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman si Jesus. Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya siya'y muli tinanong ni Pilato, wala ka bang sasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit, hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya nagtaas si Pilato. Tuwing isa ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang binyagro, sinuman ang sa kanya ng paong bayan. Sa kabilang gulo ng isang lalaking nagnanganang Barabas, kasama ng ibang nagsumagsik at nakamatay ng nagdaang magsikat. Dumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kaugalian pagpapalaya sa binyagro. Ibig pa ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Ano niya sa kanila? Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Tanong muli si Pilato. Ipako sa krus, sigaw ng mga tao. Bakit? Ano bang ang kalala niya? Ano Pilato? Unin plano pa sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus!
Sa pagdaman natin sila sa napagbigyan ng mga tao, inalayang na si Barabas. Yesus ay kanyang pinakabuti at ibigay sa kanila upang magpapakas. Dinala ng mga kaaway ni Yesus sa pretoryo ang tirahan ng gobernador at kanilang pinipon ang buong batalyon. Kinuutan nila ni Yesus sa isang palabal na purpura. Sinuha sila ng halamang maliit, ginawang korona at pinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpungay at umalit sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Kung pinagahapak nila ng tatbo sa ulo, pinagluhod-luhuran at palibang na niluhod-luhuran. At matapos bukyain, kayo nalita nila ng palabay. Sinuutan ng sarili kami at pinabay upang ipangon sa kami. Tatalubong nila ang isang lalaking galing sa bukit. O na taga-Sirene, ama nila Alejandro at Rupo. Pilit nilang ipinapasang sa kanya ang krusyo neto at kanilang pinalas neto sa lugar sa kong tawagin Golgotha, ibig sabihin, poong ng bungong. Binigyan nila sa ng alak na may kahalong sira, kunin hindi niya sininom. Ipinapon sa sakrus at nagsapalaman sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasap ng umaga nang ipamon nila sa krus ni Jesus. Sa itaas ng krus, sinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisa ng matagal niyang ipinamon sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayon natupad ang nasa saan sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salamin. Silipang siya ng mga nagdaraan na tatang-taong nagsabi, "Tutang ikaw ang ibibat ng templo at muling magtatalo nito sa loob ng tatlong araw? Silipang mo ngayon ang iyong sarili, masabakan sa krus." Kinagdaring siya ng mga punong saserdote at ng mga nagsiba at ang sabi sa isa't isa. Siniligtan niya ang iba, muling hindi mailigtas ang sarili. Makita lang natin bumaba sa krus ang Mesiyas. Ang mga palakpas na ito ay inyong pagpalain at pabanalin upang sa masayan namin pagbumuli sa Mesiyas na ating hari. At naway pagpalain kayo at ang kunin yung pamilya ng mga pakinang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagod na